Okay ba ito mga kaibigan, isa na namang magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kaibigang OFW, good morning po sa iyo. Ganoon din po, magandang umaga sa ating mga minamahal na mga ka-business at ka-papi. Ang ating pong vlog for today ay isa na namang reaction video sa isang video ni ka-business. Ito po ay patungkol po sa pagbisita na hindi, kumbaga, bigla ang pagbisita ni ka-business doon po kina Kian at Brian. So panoorin po muna natin ang video. Pagkatapos po ng video na ito ay magbibigay po tayo ng isang reaction. At kung hindi ka pa po naka-subscribe sa channel ni ka-business, please subscribe na po natin ka-business official. Nasa baba po ang link para po naman makita ninyo itong buong istorya at kwento ng vlog ni ka-business at ganoon din po ang kanyang mga charity mission. Ganoon din po, isama po natin mga kaibigan, please subscribe Papa Dean's TV, ganoon din po Kalinga Prab at Bal Santos Matubang at lahat ng gumagawa ng mga charity mission. Okay, so ito po, panoorin po natin mga kaibigan itong video na ito mula po kay ka-business. Ayan, ano kanina pagdating namin wala naka-ready, diba? Delayed. No, Brian? Huwag kayong papayag na gano'n ang nangyayari. Ha? Ngayon, ganito. Balit, mag-aapat na buwan na kayo rito na walang binabayarang upa, tubig, kuryente, di ba? So, ito pala mga kaibigan, sila Brian at si Kian. Mula po nang kinuha ni ka-business doon sa waiting shed at tinira dito sa bahay na ito, ay wala silang binabayaran. Lahat ay libre, bahay, tubig, ilaw, ano po. At mayroon pa silang kabuhayan. Mayroon pa silang tindahan. Okay? So, libre lahat yan sa loob ng 4 na buwan. Kami ang nagbabayad. Ngayon pati yung pinandaw natin dito, di ba? Ito, hindi namin ito sinusumbat sa iyo. Tama, tama. At hindi namin gagawin yun. Kumbaga, gusto ko lang ma-realize ninyo. Ngayon, ganito, kayo ang magbabayad dito, no? Uh-huh, ng upa, ng kuryente, ng tubig. Ate, kayo po yung ano ni madam, di ba? May ari, no? Ayun po, isinama ko na kayo sa vlog. Okay lang ba? Para maintindihan nila na hindi na kami ang magbabayad. Ano? Sila na, no? Ian, Brian, kayo. Okay. So ito na pa po mga kaibigan, sinabi nga ni ka-business, sila na ang magbabayad. Ito ho ay para magkaroon ng responsibilidad si Kian at Brian. Alam nyo, Kian at saka si Brian, no, nakakapanghinayang mga ginigiliw ng mga kapatid. No? Kasi una, yung opportunity na hindi sila nagbabayad ng ilaw, wala silang binabayaran, plus meron silang hanap buhay sa loob ng 4 na buwan. Dapat, kung sincere sila na ayaw na nilang balikan yung kanyang nakaraan, yung kanilang sitwasyon, habang nandoon sila sa waiting shed, pinalago nila itong negosyo. Pero nung tinignan ni ka-business, pumasok siya dun sa bahay, wala na. Sabi nga niya, wala na yung bigas, ubus na yung groceries, pangilan-ilan na lang. Magkakaroon sana ng opportunity, ipagpalagay natin yung bigas sa nakakain nila, ang kinukonsumo nila. Pero mayroon silang isang opportunity na pwedeng gawin, yung pagtitinda ng barbecue, banana queue at saka ng turon. Ang ganda ng opportunity kasi mayroon palang ginagawang bahay dyan. So yung mga nagtatrabaho, bumibili kita nyo pag nandun si ka-business at nagluluto, bilihan ang mga tao. Ito sana ang ginawang pagkakataon ni Kian at Brian na magluto, gumawa nito, pagsumikapan nila para kung kumukuha man sila ng bigas sa kanilang tindahan, dapat binabayaran yun. Yun lang kasi ang basic na sikreto para mapalago ang negosyo. Kung mayroon kang tindahan, kahit kumukonsumo ka, kumukuha ka ng mga paninda mo na ikaw na mismo ang may-ari, dapat nagbabayad ka rin. Binabayaran mo kasi ganun din naman eh. Kung wala kang tindahan, bibili ka rin naman sa ibang tindahan. At sa pagbili mo sa ibang tindahan, nagbabayad ka. So therefore, sa halip na yung kikita yung kabilang tindahan, what if yung tindahan mo mismo, ilagay mo sa sarili mo na hindi ikaw ang may-ari, bagkus ikaw ay isang kliyente din ng tindahan mo. Ganun dapat ang thinking.
Sa ganitong pamamaraan, hindi mauubos ang iyong panindang. Nare-replenish dahil binabayaran mo. O, ipagpalagay mo, wala ka namang pera sa nung mga oras na yun. O, di, kuha ka lang, ilista mo lahat ng lumalabas. Then, gumawa sila ng turon. Gumawa sila ng banana queue. Kapag kumita sila doon, kung magkano yung kita, no, ipapasok nila sa tindahan, iaawas nila doon sa lista ng kanilang utang. Ganun dapat ang eksaktong pagmamanage. Sa ganitong pamamaraan, very sure, mapapalago nila ang tindahan kasi wala silang iniisip na mga liabilities. Si ka-business nagbabayad ng tubig, si ka-business nagbabayad ng ilaw, si ka-business nagbabayad ng bahay. So, ang kanila na lang talaga doon sa apat na buwan na kanilang pamamalagi sa bahay na yan ay paano ito mapalago? Marahil kung pagbalik ni ka-business, nakita niya na nag-improve itong kanilang paninda, nakita niya na medyo dumami, nakita niya na nagsusumikap, marahil hindi lang yan ang opportunity na posibleng ibigay sa kanila. Ilan sa kanilang mga beneficiary ang nakita natin na basta't nagsusumikap, nadadagdagan yung kanilang mga pribilehiyong nakukuha mula sa ka-business family. Sayang lang, Kian at Brian. Pero ganun pa man, hindi pa huli ang lahat. Although, I'm very sure na medyo maninibago kayo, mahihirapan kayo dito dahil kayo na ang magbabayad ng inyong mga obligasyon. Sana, gamitin yung kalakasan, yung opportunity ng pagtitinda ng banana queue at ng turon. Alam mo, Kian, napagdaanan ko yun. Dati naglalako ako. Lahat ng mga posibleng ilako, nilalako ko. Mga makakanin. Hindi nakakahiya ang ganung bagay. At totoo yung sinabi ni ka-business, kung ikukumpara mo man lang sa isang empleyado, lalo na kung nasa mababang antas ka ng pag-i-employo, panalo ka doon sa pagtitinda pa lang. Malaki ang kinikita nun. Nasa pagpuporsigi at discarding nga lamang kung paano. Kailangan yung tinatawag na willingness para gawin. Kasi sa ganitong pagkakataon, napansin ninyo mga kaibigan, nag-uusap si ka-business at si Kian. O, kita nyo, si Brian nasa loob lang. Tila wala siyang pakialam. Dapat lumabas siya. Dapat andun siya, nakisali siya. Dapat nagsasalita siya. Diba? Pero ang layo nila. Dapat isipin nila, iba. Iba pa rin yung ngayon nakatira sila sa isang tahanang maituturing kaysa kung nandoon sila sa waiting shade. Malaking pagbabago yan mga kapatid. Napakalaki. Hindi pa man huli ang lahat pero maaaring sabihin ko na sa pagkakataong ito, mahihirapan sila pero dapat siguro ipakita nila. Ipakita nila kay ka-business na nagbago na sila. Alam ko mabait naman si ka-business. Alam kong hindi naman ganun kabigla na ano yun. Basta silang iiwan. I do believe na ito ay pinakita lang ni ka-business upang sa ganun ay mas maramdaman nila na mayroon silang obligasyon. At saludo ako, tama ito. Tama itong desisyon ni ka-business. Tama yan. Kasi hindi matututo ang isang tao kapag wala siyang iniisip na responsibilidad. Hindi siya magpuporsigi, hindi siya hahanap ng pamamaraan at diskarte kapag wala siyang responsibilidad. Or otherwise, baka dahil sanay na sila, dalawa lang ang option, isang araw, balik lang sa akin na naman sila. Sana wag naman. Sana wag naman. Sayang ang opportunity na binigyan kayo at ipinakita ni ka-business. At saludo ako ka-business, tamang desisyon yan, marami pa rin naman silang sangan ang matutulungan, maaaring pansamantala, ay doon muna sa iba at maaaring masigit pa at talagang kaaya-ayang tulungan. Ian and Brian, di man huli ang lahat, magsumikap kayo. Pakita ninyo ang isang pagbabago, malay natin isang araw sa pagbabalik ni ka-business sa inyo ay masigit na matuwa na ito at mas lalong mapaganda pa ang inyong buhay.
Bueno mga kaibigan, dito lang po muna ako pumuli sa Taong Gala. And please, hinihiling ko po sa inyo, follow po natin Kabusiness Official. Tulungan po natin si Kabusiness maabot ang kanyang 400,000 subscribers sa taong ito. Yun po ang sabi niya. Pero dagdagan po natin, ako man po ang aking panalangin, ay tuluyang maabot na niya ang kanyang 1 million subscriber. Nasa baba po ang link mga kaibigan, i-follow po natin. Please, follow po natin Kabusiness Official. Papa Dins, ayan, Kalinga Prabal Santos Matulang. Okay, at siyempre pinapasalamatan natin mga kaibigan ang ating mga kasama na maalalay at talagang patuloy na sumasama sa atin. Nagsusuporta niyan yung ang Team Ayuda Revive, of course ang Team Bernie Ball. Ayan, maraming salamat po sa Team Bernie Ball, Shirley Admin, Bernie Ball, Kapangarap Vlog, dyan po naman kay Rosilda Whitey, Willie Villarta, ayan, sa aking kababayan. Maraming salamat sa iyo. At syempre, doon po naman sa Team Banana kay Kuya Raul, Tropa Raul pala. Ayan, sorry. Kay Tropa Raul. Ayan, Team Banana, Miggy Love shoutout. Team Budol, Aljas Link, MB Survivor, Francia, Charms Joy. Ayan, Miggy Love shoutout po sa inyo. And diyan po naman syempre sa ating pong Team Legit, Miggy Love shoutout. Dapper PH Walwalan 2.0 alas 9 ng Sabado, lagi pong tatandaan. Ayan, The Shining Pilipina, Miguel Love shoutout, Ken Celisti, Voice Technician, at sa mga kasama natin to Little Cuties, GM Official, Miguel Love shoutout, May Lusada, Miguel Love shoutout, ayan, Riva 09, Miguel Love shoutout po sa inyo. Papasalamat sa ating mga masusugid na mga channel members, katulad nila Ken Celisti, Juan Channel, Josilito Masibak, Anne's Pinoy Kitchen Mix, Normenda De Leon, Delatory Blanc, Ronaldo Serapuen TV, Sweetie Malatip, Michael TV Blanc, Sidrex, Swiss Pandi, Welver Machua, Clarita Di Mayuga, Arubanoli TV Bag, Triple E Muto Vlog, The Sestive Seedlings, Unica Angel Teen, Grizel W, Bondok Tralala, Det Gonzalez, Jocelyn Reños, Los Bimin, Ban, My Mother's Diary, Wandering, Amaba Albero. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel.